Marami ng sikat na mga pintor ng kasaysayan ang nakalikha ng iba't ibang obra na talaga namang masasabing world class ang datingan. Mga obra na naiguwit sa magkakaibang panahon, sitwasyon at pagkakataon. Ngunit nagtamo ng malaking karangalan at kilala pa rin magpahanggang sa kasalukuyan. Isa na rito ang sikat na obra ni Leonardo da Vinci na umani ng kasikatan sa buong mundo. Ang Mona Lisa. Hindi lingit sa alam ng mga nakararami na ang Mona Lisa na obra ni Leonardo da Vinci ay totoong tao. Siya nga ay si Mona Lisa na tinatawag ding La Gioconda o mas kilala bilang Lisa del Giocondo, na asawa ni Francesco del Giocondo. Ang painting na Mona Lisa ay naipinta sa kahoy gamit ng oil. Ang orihinal nitong sukat ay 77 by 53 centimeters at ngayon ay pagmamay-ari ng gobyerno ng France at nasa Louvre, Paris, France ngayon. Ang bawat anggulo ng painting na ito ay may simbolo at mahalagang kahulugan na tanging ang lumikha lamang ang siyang nakakaalam. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng Florentine, ang kasuotan ng kanyang panahon. Ang enigmatic expression ng babae sa larawan at ang ngiti nitong nakakaakit ang siyang nagbigay ng popularidad dito na naging bantog sa buong mundo. Pero bukod sa mga impormasyong ito, ano-ano pa kaya ang mga bagay na hindi pa alam ng mga nakararami patungkol sa sikat na obrang ito? Simulan na natin ang 10 mga bagay na maaaring hindi mo pa nalalaman tungkol sa Mona Lisa. Number 10. Nakasama ni Mona Lisa sina Francois I, Louis XIV, at Napoleon. Bagamat sinimulang gawin ni Da Vinci ang kanyang obra habang naninirahan siya sa kanyang bayang Italy, hindi niya ito natapos hanggang sa lumipat siya ng France sa kahilingan ni King Francois. Idinisplay ng hari ang painting sa kanyang Fontainebleau Palace at nanatili ito doon ng isang siglo. Inilipat ito ni Louis XIV sa Grand Palace of Versailles. Sa pasimula ng 19th century, nasa pangangalaga naman ito ni Napoleon Bonaparte. Number 9. Ang ilang historians ay naniniwala na ang painting na Mona Lisa ay self-portrait ni Leonardo da Vinci. Si Leonardo da Vinci ay namatay noong 1519 at ibinurol siya sa French Castle. Ang National Committee for Cultural Heritage ng Italy ay nagsasagawa ng imbestigasyon at plano para hukayin ang bungo ni da Vinci. Nais nilang buuin muli ang mukha nito gamit ang CSI-style technology. Maging kahawig nga kaya niya ang sikat niyang obra na Mona Lisa? Number 8. Ang Mona Lisa ay may sariling room sa Louvre Museum sa Paris. Matapos mag-launch ng 4 na taong renovation ng Louvre Museum noong 2003 na nagkakahalaga ng $6.3 million, nagkaroon na ng sariling room ang painting ng Mona Lisa. Mayroon itong glass ceiling, shatterproof glass display case na may controlled temperature na 43 degrees Fahrenheit at maliit na spotlight na nagbibigay linaw sa totoong kulay ng orihinal na painting ni Mona Lisa. Number 7. Ang Mona Lisa ay isang painting, hindi canvas. Ang sikat na obrang ito ni Da Vinci ay naipinta sa popular na tabla. Ang canvas ay nagagamit na ng mga artist noong pang-14th century.
Pero marami sa mga Renaissance masters ang mas gustong gamitin ang kahoy bilang batayan ng kanilang likha. Number 6. Inimbitahan ang painting na ito ni Jackie Kennedy. Sa loob ng ilang siglo, ang mga French officials ay bihira lamang hinahayaang makalabas ang painting na ito. Samantala, nang inimbitahan ito ng dating First Lady na si Jackie Kennedy na bisitahin ang US, pinayagan naman ito ng French President na si de Gaulle na i-display ang obrang ito sa National Gallery of Art sa Washington, D.C. at sa Metropolitan Museum of the Arts sa New York City. Number 5. Isang magnanakaw ang nagbigay sa kanya ng popularidad. Ninakaw ang painting na ito noong taong 1911. Nakuha nito ang atensyon ng maraming tao dahil ang balitang ito ay pinalaganap sa mga diyaryo sa buong mundo. Nang sa wakas ay naibalik na ito sa Louvre makalipas ang 2 taon, ang buong mundo ay nagdiwang. Number 4. Si Picasso ay isa sa mga pinaghihinalaang nagnakaw ng obrang ito. Sa loob ng imbestigasyon, lumawak ang paghahanap ng mga pulis sa krimen na umabot sa puntong pati ang mga kilalang artist katulad ni Pablo Picasso ay sumailalim rin sa mga imbestigasyon. Number 3. Ang obrang ito ay nakatatanggap ng mga fan mail. Simula nang mapunta ang painting na ito sa Louvre, nagsimula na rin itong makatanggap ng mga love letters at bulaklak sa mga tagahanga, kaya't nagkaroon siya ng sariling mailbox. Number 2. Hindi lahat ay humahanga. Iba't ibang pangyayari at ilang tao na rin ang lumapastangan sa obrang ito sa magkakaibang pag-atake. Isang tao ang nagbuhos ng asid sa painting at ang isa naman ay binato ito ng bato. Ang damage na naidulot ng insidente ay malabo, ngunit mapapansin pa rin. Number 1. Hindi ito maaaring ipagbili at bilhin. Totoong priceless o walang katumbas na halaga. Ang painting na ito ay hindi maaaring ipagbili at bilhin ng tao ayon sa French Heritage Law. Bilang bahagi ng Louvre Collection, ang Mona Lisa ay para sa mga tao. Ang obrang Mona Lisa ay isang buhay na palaisipan na parang ang kaluluwa ng painting na ito ay naroroon, ngunit mahirap arukin. Thank you very much mga katrops! Kung interesado ka sa ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like at i-click na rin ang subscribe and bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating videos.